Mayroong isang hindi kilalang Pinoy mga bay ang napadayo sa Dubai. Ang ating kababayan nga na si Buwano na ito ay si Norberto Pansoitano. Ang ating kababayan nga ay naninirahan na sa India at pinasok nito ang professional boxing hanggang sa mapalaban ito sa ibang bansa. Sa kanyang ikalawang laban sa bansang UAE ay nakalaban ito ang pambato ng Dubai na si Bashir Kigusi. Maliit man ang Pinoy sa bakbakang ito mga bay at magkasingtangkad lang siguro sila ni Manny Pacquiao, samantalang ang kanyang kalaban ay isang 6-footer na hybrid. Walang nakatayang titulo sa laban at isang 4th rounder match ang kanilang suntukan. Pero bago pa man mga bay, ay huwag kalimutang pindutin ang like at subscribe button pati na rin ang notification bell para maging updated ka sa ating mga bagong videos. Pagtunog ng kampana hudyat ng pag-uumpisa ng bakbakan ay walang pag-alinlangang bumitaw ng right hook ang ating kababayan at tumama nga ito ng pulido sa pisngi ng kalaban. Matangkad na itong nakaharap ng Pinoy sa duelong ito mga bay, pero nag-aalanganin pa itong bumitaw ng kanyang suntok dahil siguro sa liksi ng Pinoy at siya'y nauunahan ng counter-attack. Kung kaya ilang segundo nga lang ang makalipas mula sa pagsugod ng matangkad na kalaban ay tinamaan ito ng left counter punch sa kanyang panga at mabilisang bumagsak ito sa lona. Naitukod nga ni Bashir Kigusi mga bay ang kanyang kamay nang ito ay pabagsak at pagkatapos bilangan ng referee ay muling bumalik sa suntukan na parabang walang nangyari. Gustong bumawi ng kalaban mga bay sa ating kababayan, pero nahihirapan itong patamaan ang Pinoy dahil maliit ang Pinoy at maliksi gumalaw. At sa hangarin ng kalaban na makapaghiganti, ang kanilang salpukan ay parang naging Tom and Jerry. Sa pangalawang yugto ng laban ay naging mas agresibo itong si Kigusi. Siguro sa pag-iisip nito ay atapang naman itong maliit na tao ay kaya ko naman itong durugin sa aking kamao. Subalit hindi ganun kadali kalabanin ang Pinoy dahil maliban sa maliksi gumalaw ito ay nagbabato rin ito ng kombinasyon na siyang ninanamnam rin ng matangkad na kalaban. Sa ganitong klaseng dikitang sagupaan nga mga bay, ay makikita nga natin ang kalamangan ng ating pambato sapagkat madali lang kay Norberto Tano ang magpakawala ng mga kombinasyon sa bandang bodega at ulo ng kalaban. Segundo bago magtapos ang round 2 mga bay ay muntikan pang madali at madisgrasya ang Pinoy. Ito ay matapos mapatid at nang bumagsak na ito ay nauna ang kanyang ulo, buti na nga lang at naitukod dito ang kanyang dalawang kamay at siya ay gumulong lang sa lona. Napagtanto ng ating kababayan dito sa pangatlong yugto ng bakbakan na bahagyang matibay rin itong kanyang nakalaban, kung kaya selective punches ang ginagawa ng Pinoy para pulidong makatama ang kanyang suntok sa lokasyon na gusto niyang patamaan. Pero sadyang makunat rin talaga itong si Bashir Kigusi na kahit ito'y natatamaan ang suntok ay hindi na natin itong nakitaan pang naalog at nahilo. Taliwas ay ito pa ang nagiging agresibo mga bay sa tuwing ito ay masuntok sa mukha ni Norberto Tano. Yeah.
Umabot pa nga sa final round ang labang ito mga bay, at sa unang minuto ng laban ay grabe ang pagpupursige nitong si Vasher Kigusi at pinupressure talaga niya ng suntok si Norberto Tano. Dapat rin naman talaga mga bay na ganito ang gawin ng kalaban sapagkat wala na nga itong pag-asa pang manalo kung mapupunta sa puntos ng mga hurado ang tatanghaling panalo sa laban. Tanging knockout na nga lang ang pag-asa ni Vasher Kigusi kaya ganito na lang ito umataki sa Pinoy. Subalit makaraan ng isang minuto ay bahagyang nauubusan na rin ng hangin ang kalaban at dito'y nagiging flat-footed na ito sa kanilang bakbakan. Ito na nga ang tamang tiyempo ng ating kababayan mga bay para bumawi ng pag-atake at pakawalan ang kanyang kaliwat-kan ng kombinasyon. Sa huling 10 segundo dito sa final round nga mga bay ay muntikan pang bumagsak itong si Vasher Kigusi. Ito ay matapos sunod-sunod na matamaan ang kanyang ulo sa suntok ng Pinoy. At dahil nga hindi bumagsak ang kalaban mga bay ay napunta sa scorecard ng mga hurado ang tinanghal na panalo sa bakbakan. Sa duelo ng ito mga bay ay panalo ang Pinoy by unanimous decision at nakakuha nga ito ng score na 40-36 at 39-37. Daghang salamat mga bay at hanggang sa dulo, hindi pa rin kayo bumibitaw. Nais ko pong malaman ang inyong reaksyon sa ating video. Pag-i-comment na lang po sa baba at babasahin po natin yan. Daghang salamat, mabuhay tayong lahat.